Senador Robin Padilla patuloy sa pagkalat na lagda para mapigilan ang pagpapa-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Si Daniel Manalasta sa detalye. May pinangalanan na si Senator Robin Hood Padilla na pumirma umano para baliktarin ang isinusulong ni Senator Risa Hontiveros na ipa-contempt si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa patuloy na hindi pagsipot nito sa pagdinig ng Senado sa kaliwat ka ng alegasyon laban sa kanya. Eh ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am Tita Mama Bear sa Villar, tatlo, si Ma'am Gabriela Silang Marcos, pang-apat, at si Super Rider, Senator JB. Lima kami. Kulang pa kami ng tatlo, boss. Pero ilang oras lang ang lumipas, binawi ni Senator JB Ejercito ang pirma. Ayon sa Senador, noong una, nagdesisyon siyang pumirma sa objection letter para mapigilan ang pag-contempt kay Kibuloy. Base na rin sa ulat na kumikilos na rin ang Justice Department sa mga alegasyon laban kay Kibuloy. Pero matapos pag-aralang mabuti ang mga testimonya at mga impormasyon, nagdesisyon siyang bawiin ang pirma. Piniliwanag naman ni Padilla ang mga dahilan kung bakit niya inaharang ang pag-contempt sa religious leader. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si Pastor. Parang ano yon, sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang para masyado magastos ba? Para sa akin, ano? Total, andyan ang judiciary. Sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon. Sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Nang tanongin naman si Padilla kung may tulong sa kanya si Kibuloy noong Hatol Lambayan 2022. Pag una na yung dasal. Dasal. Napaka-importante, no? Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime. Na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman yung walang pera sa kampanya, wala akong pangbayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera, pero para sa mga anak ko, mga gastusin dyan sa politika, ano siya kung niniwala. No? Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Mas mabigat nga yung akin, hindi lang basta kaibigan. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Pinangalanan din ni Padilla ang mga senador na hindi raw pipirma. Katulad ni Senador Grace po, napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma. Ganun din si Senator Rati Tulfo. Si Senator Cynthia Villar na isa sa mga pumirma, sinabing matagal lang kilala si Kibuloy. Matagal na raw niyang kaibigan nito pero hindi umabot sa punto na may tulungan sa halalan. During election, pag may affair yung kanilang church, iniimbita niya ako. Election, hindi ko na siya kailangan sa election. Kaibigan ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya. Ayon kay Senator Rafi Tulfo, na pinangalanan ni Padilla na hindi raw pipirma, bilang chairperson ng iba't ibang komite, ginagalang niya ang desisyon ni Hontiveros. At sa kabilang dako, karapatan daw ng mga miyembro ng anumang komite na magkaroon ng salungat na paniniwala. Hindi naman titigil si Padilla para makumbinse ang iba pang miyembro ng komite. Kinakailangan niya ng mayorya ng mga senador sa Senate Committee on Women para pumirma at mabaliktad ang contempt order laban kay Kibuloy. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.